Hindi na bago sa ating mga Pilipino ang mga kwento patungkol sa mga aswang. Dahil noon pa, may parte na ito ng ating paniniwala na nagpasalin-salin sa pagdaan ng panahon. Ngunit alam niyo ba na minsan ang ginamit ng Estados Unidos taong 1950s ang paniniwala na ito upang labanan ang puwersa ng mga komunista sa ating bansa na tinatawag na Hukbalahap. Ang Hukbalahap o Hukbo ng Bayan laban sa mga Hapon ay grupo ng mga gerilya na nakipaglaban noon panahon ng ikalawang digmaan. Malaki ang naiambag nila sa mga tropa ng mga Amerikano upang tuluyan ng magapi ang puwersa ng mga Hapon sa Pilipinas. Ngunit sa hindi inaasahang dahilan, ang Hukbalahap sa pamumuno ni Luis Tarok ay naging isang komunistang grupo na naglalayong pabagsakin ang gobyerno. Nagbigay ito ng malaking problema sa ating gobyerno dahil palakas ng palakas ang kanilang puwersa. Dahil na rin sa parami ng parami ang nakukuha nilang miyembro. At sa katunayan nga ay naangkin na nila ang iba't ibang bahagi ng Luzon at nagtatag ng kanilang sariling pamahalaan. Sa puntong ito ay humingi na ng tulong ang Pilipinas sa bansang Estados Unidos na pangunahing alay ng bansa natin. Tumugon naman dito ang Amerika sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga armas upang magamit natin. Pero hindi pa rin ito sapat. Dito na inatasa ng Estados Unidos si General Edward Lansdale na isang Air Force officer at miyembro din siya ng CIA o Central Intelligence Agency ng US. Naniniwala si Lansdale na magagapi ang Hukbalahap sa pamamagitan ng paggamit ng psychological warfare sa kanila. Alam kasi niya na ang mga bumubuo ng grupong ito ay ang ordinaryong mamamayan lamang at likas sa kanila ang pagkakaroon ng maraming paniniwala. Dito, napag-alaman ni Lansdale ang paniniwala natin patungkol sa mga aswang. Kaya naman ay nakabuo siya ng isang plano upang gamitin ang ating takot sa nilalang na ito laban sa mga Hukbalahap. Una sa hakbang sa kanyang plano ay ang pagpapalaganap ng mga napabalitang may gumagalang aswang sa isang lugar na kung saan naroon ang mga miyembro ng Hukbalahap. Dito ay naging alarma ang grupo dahil na rin sa takot sa napabalitang aswang. Ikalawa sa kanyang plano ay ang pagdukot sa isang nagpapatrolyang Hukbalahap tuwing gabi at kalaunay pagpaslang nito sa pamamagitan ng pagbutas sa leeg nito na para talagang kinagat ng aswang at pag-ubos ng dugo sa katawan. Iniwan nila ang bangkay ng isang miyembro ng Hukbalahap upang makita pa ng ibang kasamahan nito. Pagkakita ng mga kasamahan nito ay labis na takot ang kanilang nadama dahil sa inaakalang kumpirmadong pagsalakay ng isang aswang sa kanilang lugar. Dito na nagumpisang tumiwalag sa grupo ang ibang miyembro ng Hukbalahap dahil sa takot na rin sa aswang at nagpasyang manatili na lang sa kanilang tinitirhan lalo na paggabi. Dito ay unti-unting humina ang kanilang puwersa at dahil na rin sa patuloy ng pagpapadala ng US ng mga armas ay kalaunay nagapi rin ang Hukbalahap. Dahil sa pagbagsak ng Hukbalahap sa tulong na rin ng US at General Lansdale ay napigilan ang posibilidad na ang bansang Pilipinas ay maging isang komunistang bansa. Isang kakaibang kaalaman ang natalakay natin sa oras na ito. Naway magbigay sa atin ito ng aral na sa buhay ay dapat tayong maging malikhain sa pagsulba sa mga problema kagaya ng ginawa ni General Lansdale. Hanggang sa muli!